August 2014, nang tumatak sa kasaysayan ang kagitingang ginawa ng mga Filipino UN peacekeeper sa Syria nang walang pag-alinlangan itong lumaban at nakikipagbakbakan sa mga rebelding Syrians kahit patdihado ang mga ito sa kagamitan at sa mismong bilang. Una nang nagbigay utos ang kanilang heneral na si Iqbal Singh Singha na isuko na dapat ng mga sundalong Pinoy ang kanilang armas sa mga rebelde bilang kapalit sa kalayaan ng mga nabihag nilang kasamahan na mga Fijian peacekeeper. Ngunit sa halip na isuko ng mga Pinoy ang kanilang armas, talagang mas uminit pa ito at lumaban sa bakbakan kung saan tumodas pa ito ng iilang bilang ng mga rebelde. Ngunit nang dahil sa pagkadihado at unti-unti na rin silang naiipit, dito na nangyari ang tinaguriang The Greatest Escape kung saan walang kamalay-malay na tinakasan ng mga Filipino peacekeeper ang mismong mga Syrian rebels at lakas loob nitong binaybay ang naturang daanan na balot ng mga landmines. Ngunit sa likod ng katapangang ipinakita ng mga sundalong Pinoy, inulan pa rin ito ng pambabatikos at pagpuna ng iilang mga bansang kasali sa United Nations nang dahil umano sa pagsuway nito sa utos ng heneral at sa mismong pag-abandon na rin ito sa kanilang mga kasamang Fijian peacekeeper na binihag ng mga Syrian rebels. Ngunit ang tanong, ano nga ba ang tunay na kwento at dahilan sa naturang pagsuway ng mga sundalong Pinoy sa utos ng heneral na humantong sa kanilang pagtaka na binansagang The Greatest Escape? Ang Pilipinas ay isa sa mga pangunahing bansa sa Asia na talagang nagbigay ng malaking kontribusyon sa United Nations, partikular na ng tinatawag na Peace Support Troops. Sa halip ng pagkakaroon ng sariling hukbo ng United Nations, itinatag na lamang nito ang tinatawag na UN Peacekeeping Force na binubuo ng mga militar at police personnel na galing sa mga estadong miyembro ng organisasyon. Ang UN ay isa sa pinakamalaki at kilalang intergovernmental organization sa buong mundo na naglayong mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Matatanda ang taong 1960 nang magsimula ang matinding bakbakan sa pagitan ng Israel at Syrian force. Dito na pumagitna ang UN at nagtatag ng tinatawag na UNDOF o United Nations Disengagement Observer Force na itinatag ng Security Council Resolution 350 noong May 31, 1974. Ito ay kasunod sa naturang napagkasundo ang disengagement ng Syrian at Israeli forces sa Golan. Pangunahing trabaho ng UN Peacekeeper o tinatawag ring Blue Helmets ay ang imonitor at panatilihing payapa ang tinatawag na ceasefire line kasunod ng disengagement agreement ng dalawang bansa. Hanggang taong 2009 sa unang pagkakataon, ibinandila ang watawat ng Pilipinas sa Golan Heights, palatandaan na formal nang itinatag ang presensya ng mga Filipino UN Peacekeeper sa naturang lugar. Ito ay kasunod na rin sa pagtatapos ng 35-year involvement ng Poland bilang parte ng peacekeeping force ng UNDOF kung saan Pilipinas ang pumalit sa katungkulan ng bansang Poland. Ngunit sa loob ng humigit 2 taong pamamalagi ng mga Filipino UN peacekeepers sa bansang Syria, buwan ng Hulyo 2011, tila ba nag-iba ang ihip ng hangin sa naturang bansa nang sumiklab ang civil war. Kaliwat kanan ang mga nangyaring himagsikan na naglalayong ipabagsak ang naturang panggobyerno ng bansa. Dito na rin naglitawan ang mga rebelding grupo kagaya na lamang ng tinatawag na mga Free Syrian Army at ang Syria's Al-Nusra Rebels na isang blacklisted terror group ng UN Security Council kung saan di umano'y alias lamang ito ng naturang Al-Qaeda group ng bansang Iraq. At sa mga panahong iyon, nalagay sa alanganin at panganib ang buhay ng bawat Pilipinong peacekeeper na nakatalaga sa bansang Syria. Hanggang taong 2014, kasagsagan ng patuloy na civil war sa bansang Syria, nagpadala ang Pilipinas ng nasa humigit 300 bilang ng mga sundalong Pinoy na kasapi sa UN Peacekeeping Force. Pangunahing trabaho ng mga ito ay ang bantayan ang hangganan sa pagitan ng bansang Syria at Israel o tinatawag na buffer zone. Ito ay upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasang makatawid ang mga rebuilding Syrians papasok sa bansang Israel. Ngunit nang sa di inaasahan, August 28,
2014, dakong alas 3 ng hapon, inatake ng daan-daang bilang ng mga Al-Qaeda-linked Syrian rebels ang istasyong binabantayan ng mga Fijian peacekeeper na galing sa bansang Fiji. Walang habas na pinagbabaril ng mga rebelde ang bawat barracks na tinutuluyan ng mga Fijian peacekeeper at nang dahil sa pagkadihado ng mga ito, pinili na lamang ng mga Fijian peacekeeper na magtago at huwag nang lumaban kontra sa mga rebuilding Syrians. Ngunit nang humupa na ang mga pambobomba ng mga rebelde sa naturang istasyon nang sa di inaasahan, pinalilibutan na pala ng mga rebelde ang buong barracks kung kaya't wala nang magawa ang mga sundalong Fijians kundi sumuko na lamang sa kamay ng mga Syrian rebels. Dito na rin kinuha ng mga rebelde ang lahat ng baril sa naturang istasyon at sa mga oras na iyon, tuluyan nang nabihag ang 44 na bilang ng mga Fijian UN peacekeeper. Ngunit tila ba hindi pa dito nagtatapos kung saan sa pagsapit ng gabi bandang alas 6, muli na namang umatake ang mga rebelling Syrians ngunit sa pagkakataong ito, inatake nila ang Station 68 at Station 69 kung saan nakatalaga at hawak ito ng mga Filipino peacekeepers at sa pagkakataong ito, isang demand ang ginawa at ipinaabot ng mga rebelde sa mga sundalong Pinoy. Ayon sa demand, ipapalaya umano nila ang mga bihag na Fijian peacekeepers kapalit sa pagsuko ng mga Pinoy sa kanilang armas. Ngunit agarang tinanggihan ng mga Filipino peacekeepers ang naging alok ng mga rebelde, ito'y sa kadahilanan na sadyang talagang hindi mapagkakatiwalaan ang mga ito. Matatanda ang nangyari na ng bihagi ng mga rebelling Syrians ang 25 Pinoy peacekeeper way back taong 2013 kung saan sa mismong kasagsagan pa nga ito nang napagkasundo ang ceasefire nang dahil dito talagang naleksyon na ang mga Filipino peacekeepers na hinding-hindi na talaga mapagkakatiwalaan ang mga rebelling ito. Ngunit ng panahong iyon, pinamumunuan pala ng isang Indianong general na si Ikban Singh Singha ang UN peacekeepers sa Golan Heights kung saan 70 bilang ng mga UN peacekeepers ay mga sundalong Pinoy. At nang sa di inaasahan, naglabas ng isang utos ang Indianong general na nagsasabing isuko na raw ng mga sundalong Pinoy ang kanilang armas sa mga rebelde at magwagayway ito ng bandilang puti bilang kapalit sa paglaya ng mga bihag na Fijian peacekeepers. Ngunit talagang direktang sinuway ng mga sundalong Pinoy ang naging utos ng general ukol sa demand na kinailangan umano nilang sumuko sa mga rebuilding Syrians hanggat kinaumagahan nang dahil sa patuloy na pagmamatigas ng mga Filipino peacekeepers. Sinimulan ng niratrat ng mga rebuilding Syrians ang Station 68 kung saan dito nakaistasyon ang 40 Filipinong peacekeepers. Ngunit sa kabilang banda ng Station 69 kung saan nakaistasyon rin ang 35 peacekeepers. Agara naman itong na-rescue ng mga kasamahang Pinoy at Irish peacekeepers. Kung kaya't naiwan at hindi na nagawa pang masalba ang pangkat ng 40 sundalong Pinoy na nakatalaga sa Station 68 kung saan sa mga oras na iyon ay kasalukuyan ng niratrat at pinagbobomba ng mga Syrian rebels ang naturang istasyon. Dihado man sa kagamitan at bilang ang 40 sundalong Pinoy talagang hindi pumasok sa isipan itong sumuko at harap-harapan itong nakipagpalitan ng bala kung saan nagawa pa nitong tumodas ng iilang bilang ng mga rebelling Syrians. Ngunit sa loob ng 7 oras na sagupaan, unti-unti nang mas naging lihado ang mga Pinoy nang dahil na rin sa mga reinforcement na nagsidatingan sa pangkat ng mga rebelling Syrians kung saan nasa halos daang-daang bilang na ang mga ito na talagang may bit-bit na matataas na kalibre ng baril. Sa mga oras na iyon, unti-unti na rin naiipit at tila ba na uubusan na ng bala ang mga sundalong Pinoy. Sa kabilang banda ng mga oras na iyon, isang pagpupulong naman ang ginawa ng mga opisyal ng UN at ng mga opisyalis ng Syrian rebels. Ito ay upang pag-usapan at solusyunan ang kasalukuyang palitan ng bala sa pagitan ng mga Filipino UN peacekeepers at ng mga rebelde. Dito na nagdeklara ng pansamantalang ceasefire ang parehong panig. Ngunit ng mga panahong iyon, talagang bantay sarado ng mga rebelling Syrians ang mismong harapan ng Station 68. Ito ay upang siguraduhin na wala ni isang sundalong Pinoy ang makakaiskapo. Ngunit nang sa mga panahong iyon, unti-unti na palang bumuo ng isang mapanghas na plano ang mga sundalong Pinoy na talagang tumatak sa kasaysayan.
gabi ng August 31, 2014, kasagsagan ng pagpapatupad ng idineklarang ceasefire. Dito na ginawa ng mga sundalong Pinoy ang planong pagtakas. Dahan-dahan nilang pinutol ang mga barbed wire sa mga pader at maingat na umakyat ang bawat isa upang makalusot sa kabila. Walang kamalay-malay sa mga panahong iyon ang mga rebelling Syrians na talagang nakatakas na ang 40 sundalong Pinoy. Ngunit talagang hindi pa dito nagtatapos ang kalbaryo ng mga sundalong Pinoy nang dahil balot ng mga landmines ang bawat bakanting lupa na kanilang pagdadaanan papuntang Golan Heights na may layong 2 kilometro kung saan dito nakapwesto ang kampo ng mga sundalong Israeli. Ngunit sabihin mang delikado, talagang hindi ito pinoproblema ng mga sundalong Pinoy nang dahil sadyang sanay ang mga ito sa ganitong sitwasyon lalo na't sa mga bakbakang nagaganap sa Mindanao. At sa loob ng halos 2 oras na paglalakad, naabot na rin ng mga sundalong Pinoy ang kampo at matagumpay na natakasan ang mga rebelde. Ngunit ang naturang mapanghas nilang pagtakas ay siyang inulan ng batikos at mga pagpuna. Una nang nagbitaw ng pagkadismaya ang mismong Indianong heneral kung saan tinawag pa nitong duwag ang mga sundalong Pinoy nang dahil umano sa pagiging unprofessional nito kung saan iniwan nila ang mga bihag na Fiji sa kamay ng mga rebelde. Hati rin naman ang naging opinyon ng mga opisyales ng UN kung saan may iilang nagsasabing tama lang ang hindi pagsuko ng mga sundalong Pinoy sa mga rebelde. Ipinaglaban naman ng nooy AFP chief na si General Gregorio Pio Katapang ang kagitingang ginawa ng mga sundalong Pinoy. Niresbakan nito ang naging pahayag ng Indianong heneral at sinabing hindi umano duwag o cowardness ang pakikipagbakbaka ng 7 oras laban sa mga Syrian rebels. Kasi po hindi tayo forward dahil nag-hold the ground. 7 hours na lumaban sa kalaban. Like, is that cowardice? I don't think so. Pero lately nabasa ko nung in-interview yung Indian general na nadulas siya. Alam mo yun, umisan yung isda doon nahuhuli sa bunganga. He made mention na in-order niya na isurrender yung baril. Dagdag rin ni Katapang, hinding-hindi umano nila hahayaang gawing kapalit ang panganib sa buhay ng mga sundalong Pinoy para lang mapalaya ang mga bihag na Fijians. Binigyang pugay naman ang naturang mga sundalong Pinoy nang dahil sa kanilang kagitingang ginawa kung saan isa na umano ito sa pinaka-imposibleng misyong nagawa ng mga sundalong Pinoy sa kanilang pagiging peacekeeper sa bansang Syria. Patunay lang na talagang hinding-hindi malimitahan ang pagiging dalubhasa ng mga sundalong Pinoy sa mundo ng bakbakan. Isama mo pa ang lakas ng loob nito na talagang hinding-hindi basta na lamang uurong sa anumang laban. Kung kaya't ang naturang pagtakas ng 40 bilang ng mga Filipino peacekeeper na nakatalaga sa bansang Syria ay binansagang the greatest escape.